Good afternoon sa inyong lahat, mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So today, yung i-feature natin na unit is DA64V Manual 4x2 K6A Engine Non-Turbo. So K6A Engine po siya since DA64V ang unit. And if DA17 naman is RO6A Engine. So yun po yung difference ni DA17 and DA64 sa engine. And yung unit natin na i-feature today, mga boss, is napaka-unique since yung ni-request ng ating buyer is matte black. So mamaya po ipapakita ko po yung kabuuang details and mga accessories ng ating unit and sana po magustuhan ninyo. And ito din po pala yung example ng basic finish. So nung pinabuild po ito ni buyer, yung agreement namin sa package is basic finish. So nung malapit na matapos ang unit, nagpa-add po sila ng mga konting accessories. So mamaya po, mga boss, ipapakita ko sa inyo lahat-lahat ng mga accessories ninyo. Tapusin nyo po yung video and sana mag-enjoy kayo. At sa mga patuloy pong sumusuporta at nagtitiwala sa KMJL Surplus Trading, maraming salamat po. And sa mga bago pa lang din po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. So DA64V manual 4x2 K6A engine non-turbo. So madalas po sa DA64V series is non-turbo po siya. Bukod lang po dun sa all power na semi-wagon. So madalas pagka yung power window na semi-wagon is power window din po yung likod and auto flip po yung kanyang side mirror. Yun, yun po yung mga turbo. And yung mga non-turbo naman is harap lang yung power window and hindi po siya auto flip ang kanyang side mirror. So this one is basic finish. So napag-usapan po namin during negotiation ng ating buyer na basic finish lang talaga. So wala pong kahit konting accessories. So yung inclusion lang po pag sinabi nating basic finish is unit, conversion, pintura, registration, brand new battery, change oil. Yun, mga PMS, under chassis, yun lang po. So, madalas din po, kapag ka merong nagpa-made to order sa amin ng basic finish, nakakapag-decide po sila kapag ka malapit na matapos yung unit na magpa-add ng mga konting accessories. So, this one, from basic finish, nagpa-add po sila ng carrier. Ayan. So yung carrier po natin, mga boss, is indicated na po sa ating registration. So ang naka-indicate po sa ating CR is with detachable carrier. So pwede meron, pwede din pong walang carrier. Yun. So matte black yung ni-request nila na color and at the same time ni-request nila na white yung kanyang steel rims and kanyang rain visor. Pero, I mean, para merong contrast sa matte black.
So yun, napaka-unique at napaka-angas talaga ng matte black, no? Yun. So nagpa-add din po sila ng wrap around 3M tint. So yung tint talaga natin sa harap is magic tint, since si magic tint po is napaka-clear ng ating vision pag gabi. And dito naman is medium black and dito is super black. So dito po sila po yung nagbibigay dark sa ating interior para hindi po tayo makita sa loob and meron po tayong privacy. Ayan. So interior naman niya mga boss, napaka-simple po ng ating interior. Yan, wala pong touch, wala pong upholstery, walang upholstery ng ceiling, walang back seat. So wala din pong matting. So nilagyan natin ng original matting sa likod and sa front. And nga lang, may dumi lang konti kasi ginamit ko from shop papunta dito sa bahay. Since dito, nakapag-decide ako na dito na lang gumawa ng video kasi medyo mainit pa kasi dito ngayon eh. Nasa alauna pa ng hapon. Ayun. So, yung pinalagay nila buyer is itong water temperature gauge. So, napaka-importante po talaga nito. Huwag nyo nang ipa-add lahat ng accessories maliban dito. Kasi itong si water temperature gauge, ito yung nabibigay guide sa atin sa ating temperature. So, minsan kasi unexpected, hindi natin malalaman na nag-overheat na pala. Kasi nga, minsan, hindi natin napapansin yung ating... Kasi ito po yung mga madalas cause kung bakit nag-overheat ang unit kahit na anong gawin nating PMS. So, ito po yung mga unexpected problem na lumalabas. Una is yung ating cooling fan, biglang nagloko. So, either... hindi na po umaabot yung kanyang carbon brass or yung kanyang fuse may grounded, pumutok yung fuse, ganun. Minsan din naman po yung sa lagayan ng tubig, nilagyan ni buyer ng tubig and then hindi po nila nasarado yung kanyang takip, nakalimutan. So mga ganung problema boss, hindi natin talaga malalaman kung wala tayong indicator. So, napaka-importante po ng ating water temperature gauge. And, ayun, nagpa-add sila ng dash cam and touchscreen stereo with backing camera. So, ito pong dash cam and ating touchscreen stereo is meron na po silang back camera. So, dalawa po yung back camera natin. Mamaya papakita ko. So, ayun, napaka-simple lang ng ating unit. So, the more simple naman is the more, maliwalas talaga sa loob. So, yan. Manual. Hindi siya 4x4. 4x2 lang po siya. Yan. And since wala po siyang upholstery na pina-add, so, ayun. Matic na po yun. Dinidetail talaga natin. Kahit naman po nagpapa-add ng access ng upholstery, nililinis talaga natin yung ating mga upuan. Kasi minsan naman, minsan kasi talaga mga boss, yung mga upuan talaga natin is may mga stain and madumi talaga. Galing Japan, from container, napaka, nadudumihan, ganun. So, may mga cases din kasi na yung upuan, pagka madumi, tapos yung buyer nagpa-add ng upholstery, hindi na nila nililinis yung kanilang upuan. So, ipagpalagay na lang natin na 2 years from now, tatanggalin yung upholstery kasi na-damage. So, dun pa makikita ni buyer na madumi pala yung upuan. So, maglinis na naman sila bago nila magamit. So, nililinis talaga natin to. Ginagamitan natin ng chemicals and yung steamer. Yun. And dito naman sa ceiling, ayun, napaka-importante din yan. Nililinis talaga natin. Ayun nga lang sa ceiling kasi cotton to eh, pure cotton. So may mga part talagang hindi na talaga kayang tanggalin ni chemical and ng ating steamer. Ayan. So ito, napaka-transparent po talaga to. Walang mga tinatagong mga negative sides. Lahat po sinasabi natin para at least aware po kayo. So kahit anong gawin nating linis, ayan, hindi na talaga sila natatanggal kasi mantsa na talaga.
Yun, so napaka-simple talaga ng setup na to. And trip din nila ng manual. So si manual 4x2 may kamahalan konti kumpara kay Matic 4x2. Ayan. And ito po yung pinaka likod na part. Ayan. So napaka simple talaga ng setup na to. Nilagyan lang ng from basic finish, nilagyan ng roof carrier, touchscreen stereo, water temperature gauge, and dash cam. Ayun lang. And then, ito po yung kanyang plaka. Ito po yung talagang plaka niya. So, yung plaka naman, pagka sa DA64, V and W, wala po talaga tayong choice, kundi medyo na di-disalign po yung plaka natin. Since yung design kasi ng lagayan ng plaka sa Japan is maliit. So, yung iba naman, nagpapa-add ng ano bang tawag nun? Plate holder sa likod para dito na yung lagayan. So, hindi na po siya na-disalign. So, depende na lang din po kay buyer. And ito yung camera. Camera ni... back camera ni dashcam and back camera ni touchscreen stereo. So, yung mga back camera natin, mga boss, is may mga LED. Built-in LED na po sila. Para po pagkagabi, umiilaw to para mas nakikita po natin yung mga object na malapit ng tamaan. Ayan. So, naka-undercoat na din po yung ilalim natin. Kasi minsan, dun talaga nagsisimula yung mga kalawang. Ayan. So, total price tayo. Since napakadali lang po ng ating video kasi nga po, basic finish lang po yung unit natin. And konti lang po yung na-add na accessories. And yung sa test drive naman, hindi na po namin sinama since ako lang po yung nagvi-video today. And hindi po ako gumagamit ng mga accessories ng camera para po makapag-video ng mag-isa. So, from test drive, dumiretso ako dito sa bahay. Eh, kasi dito kasi walang init. May bubong. And ayun, total price nito mga boss from basic finish is 195,000 only, manual 4x2 non-turbo basic finish. So pag sinabi natin basic finish, ito po yung basic finish, and any color pwede, and yung registration is direct po sa pangalan ninyo. So 195, hindi pa po kasama yung mga accessories na roof carrier, touchscreen stereo, dashcam, and water temperature gauge. So, nagpa-add po sila nun. Ang total po nito is, lahat-lahat is 208,800. So, umabot po ng 13,800 yung kanilang accessories. Ayan. So, 208,800. Meron na po kayong basic finish na manual 4x2 and ganito po yung setup niya. So, aside from that, kasama na din po yung brand new battery, maintenance free, change oil, and ayun, PMS, linis na mga throttle body, map sensor. Chine-check din po namin yung kanyang under chassis. So, madalas pong napapalitan dito is yung stabilizer link and ball joint. So, kasama na din po yan sa package. Lahat-lahat. So, ulitin ko lang po. 208,800. So, mga gusto pong magpa-build ng ganitong setup, message lang po kayo. And yung payment naman natin is pwede, kung malayo kayo, pwede naman, pwede natin bank transfer through our account. So, pangalan po natin yung nasa bank account para po at least may assurance kayo and peace of mind, lalo't malayo kayo, ganun. So, yung conversion naman nito mga boss is palagi po tayong gumagamit ng secondary gearbox or yung tinatawag natin na baki-baki dito sa Davao City. So, lahat po ng unit natin is converted using secondary gearbox or baki-baki. So, aircon, power steering, hindi po siya power window since basic po yung unit natin. So, ito po yung mga base unit sa Japan. Ganun. So, madalas din po yung ating mga headlight is
medyo yellowish pagkadating dito sa Pilipinas. So nililiha po natin ito and binabuff para po kumintab ulit. So complete parts, from small parts, kumpleto po lahat. Kung may kulang, pinoprovide po namin para po kumpleto. Ayan.